Oo, oh, thinking about it, dapat Maynila talaga yung sinabi niya. Maynila. Oh, yun tayo eh. Ay, diba? Bye-bye. Buta, palitan na natin si Screenwriters. Galing na, pretty. Hi, I'm Danica. And I'm Ash, and we are the Judgmental. Diba, hindi talaga tayo nagsabay. Talaga sabay. Okay. Unang-unang ano naman eh. Unang episode. Kami yung ano, pag-uusapan natin sa channel natin in general. Ano namin? Hindi ko, madami kung ano-ano walang kwenta. And then, mainly, ano siya, ang mangyayari kasi dito is magiging spoiler talaga kami. Tapos parang random rants na rin namin dun sa mga parang unpopular opinions na rin siguro sa mga hindi naman unpopular opinions. Siguro honest opinion, no? Basta i-critic namin. Honest opinions about like movies. Series. Ako, mabigat-bigat to. Kasi yung first episode natin, di ba? Oo, na-hype pa naman din. Kinakabahan na ako. Feeling ko, ano, mababash ako. Wow, unang sikat. Episode lang wala na copyright na agad or matitake down, ganyan. mababash ako. Feeling sikat. Maganda sana kung ano, you know, yung pwede tayong mag-share ng mga clip. Oo nga, no. Wala akong Netflix, yan. Pulubi lang. First episode pa na napanood mo, kalokohan mo. Hindi, oo nga, pero wala akong Netflix na, ano. Kunwari, gusto natin tingnan yung Tagalog, ganyan. Walang Netflix dyan sa, ano. Sa, ang tawag dyan, sa laptop mo. Tapos yeah, i-share. Pwede, oo nga, no. Naisip yun, buti na lang. And episode 1, of course, diba? Mm-hmm. Buti na lang po, sponsor tayo ng asawa ko. Ang asawa ko nagbabayad ng Netflix namin. Uy, magsisimula ka lang pala. So, ito na nga. So, yung i-review namin today, wow, review! Habang ito, review! I-judge namin today is yung hype na Trece. Ayan. So, ako, yung napanood ko pa lang doon is episode 1. Tapos yung English version. Kasi nga, wala akong Netflix. Yun lang yung nakita kong available, yung kay Shay Mitchell. Ako, napanood ko, ay, eto, bongga. Napanood ko, English, Filipino. Napanood ko rin yung Japanese. Meron akong post. Wait lang. So, episode 1 tayo. Episode 1 yung i-ano natin ng Japanese. Japanese. Okay, sige. Hindi, ang iaano natin ng ano, mamimili ako ng yung action siguro na bit. Tapos, i-compare. Kasi maraming kuda din. Oo. Yung Filipino English. Start muna natin sa Filipino. Be proud of Liza, best! O hindi, to be fair naman, gusto ko si Liza. Siguro para sa akin lang, hindi, i-play mo muna. Wait lang.今月3度目だ。歩いて戻りました。ついてないね、ミンディ。誕生日なのにこんな目にあっちゃって。平気。どっちにしろうちでドラマ見てた気分だし。ねえ、みんなについてた方がよくない?見て、向こうに誰かいる。 マニラは太陽のような暖かい笑顔で人を受け入れる。でも日暮れに路地へ入り込んだら餌食になってしまうかも。
さらいや泥棒なんて可愛いもん。それより血や魂を欲しがる奴らに気をつけて。連中に手錠はかけられない。父がよく言ってた。影には手を出すな。光が調和を持ってくれる。English naman. Tapos English naman. May French din? I know, gago. May Brazilian pa. May wana. Me with smiles as warm as the sun. When the sun sets, take a turn down a dark alley and you might find yourself as prey. Kidnappers and thieves are the least of your worries. Beware the ones that crave your blood and covet your soul. They can't be bound by handcuffs. My father used to say, leave the shadows be. Light will be there to maintain the balance. Night has taken the city. The shadows have grown darker. Filipino, oh my God. Yes, ito na, ay, ito na. Ay, ito na, besh. Ito na, abangan. Manila, babatiin ka ng mga ngiti na kasing init ng araw. Pero sa gabi, pag napadpad ka sa madilim na eskinita, maaari kang maging biktima niya. Hindi mga magnanakaw at kidnapper ang dapat katakutan, kundi ang mga nilalang na uhaw sa dugo at kaluluwa. Hindi sila napipigilan ng mga posas. Sabi noon ng ama ko, hayaan mo lang ang mga anino. Darating ang liwanag upang balansehin ang lahat. Ngunit nilamon na ng dilim ang syudad. Mga anino ay lalong tumatapang. Kasundo ang pumoprotekta sa mga tao laban sa mga nilalang ng kababalag. In fairness naman, yung kay Liza, mababa naman pala yung boss niya. Like, mababa yung boss niya. Okay siya. Parang nilakihan. Oo. May mga times lang na, ano, na konya siya. Hindi nga, may mga times parang sa akin ha, ewan ko sa'yo, pero sa akin, rinig ko talaga na, ano, yung accent niya na English. Diba? Rinig na rinig talaga. Dapat talaga. Oh. Hindi ko alam kung dapat. Kasi, I think. Stop sharing. Ako nga na. Sorry na feel na feel ko yung pag-share ko ng ano eh. Private ano ko. Ewan ko, parang. Kasi, iba kasi yung pag ano, pag umarte ka, na mayroon kang kasama na emotion sa mukha mo. Para sa akin ah. Mas, iba, kaya nga, may ibang industry siguro ang Japan para sa mga voice actors. No. Tapos sa talagang actresses lang or actors na nagpapakita sa TV. Kasi syempre, ramdam mo naman yun sa Japanese, di ba? Oo, talaga binibigyan nila ng buhay yung characters. Kala mo sila talaga. Iba. Iba yung ano, iba yung level ng Japanese. Kaya nga sabi ko sa'yo, ayan, kasi pinanood, nung una kasi, pinanood ko siya sa Filipino dahil pinush ako ni Ash. panoorin siya sa Filipino muna kasi nga daw, sabi niya, gusto niya malaman yung reaction ko about dun sa voice acting ni Liza. Pero yun na nga, pinanood ko siya medyo, sabi ko, parang hindi ko feel. Kaya nga, eh, kasi, di ba, Trace, Tagalog, Filipino to. Filipino author. So, siguro nag-expect lang ako na yung talagang matigas Tagalog, yung walang accent. But parang ito, gaya natin. Kasi syempre, more on cultural. Hindi naman sila yung exactly. Tipong half American. Yung ganon. Hindi naman siya na galing sa kung ilang bansa. Eh, kumbaga yung ano, yung pinaka-heritage ni Trece is pure Filipina siya. Ayun, tumpak mo. Tapos kaya hindi naman siya nakaluan ng kung ano mang bahay na bahay. I know. Bahay na bahay. Tapos ano, may mga nabasa nga ako na nag-comment ano, sa YouTube na parang dapat daw yung as in mga voice actors talaga yung hinire nila. Tapos sabi ni iba, unfair naman yun kasi gaya nung kay Shay nga, di ba, actress siya. Parang feeling ko din, pero kasi may mga artista naman na ano may yung kayang tapatan tong ano
yung para sa character na Tagalog. Si kasi, si Tony G talaga yung naisip ko na pasok talaga eh. Kasi yung laki ng boses. Pero si Tony, nag-host siya. Kumbaga, at saka buong-buo talaga. Yung, iba kasi yung pag nag-host ka, iba yung way of delivery mo ng pagsasalita. Para sa akin. Di ka tulad ng mga, ano, actresses. Ay, pala naman, baka mamaya, mababash talaga ako dito. Kasi, aminin na natin, ang Pilipinas, minsan, nadadaan lang sa face value. Hindi naman talaga. Totoo naman, totoo naman yun. So, dude, maganda si Liza. We know that. Oo. Hindi, tsaka okay naman talaga siya umarte. Okay siya bilang artista. Oo. Effective siya as an actress. Oo. Pero, dude, andun pa rin yung, as an actress, may facial, ano ka, ataw dun, may facial acting din na nangyayari. Mm-hmm. So, parang, I think, I'm not sure kung first time niya. Pero I think dapat binigyan nila ito sa someone who is like more experienced, I guess. But internationally known ba si Liza? Siguro. Feeling ko eh, kasi kaya feeling mo kaya kinuha din nila si Liza, panghatak din yan ng viewers, I guess. Sabagay. Kasi alam ko, kilala siya dahil sobrang ganda nga niya. Di ba, kay, inano siya kay Selena Gomez na parang magkahawid daw sila. Tapos may isa pa na parang nag-trending na tweet na parang may sa oh, may Korean. Ano ko sino, parang may nagpunta ata sa Pinas na diba, singer ba yun or kung sino man siya. Tapos parang gusto niyang humingi ng, parang makipag-date kay Liza or something like that. So, in short, sikat siya. Kilala siya. So, piling ko kaya din siya kinuha kasi panghatak din, I think. Hindi ko alam. Pero, ayun na nga. Going pero, back, yung pero, voice acting. As of now, I'm gonna watch 13 in Japanese. Feel ko siya. Grabe. Mas grabe, na-appreciate ko si 13. Na-appreciate ko yung parang matanda. yung series dahil dun sa Japanese voice actors. Kasi may isang part doon na parang ang tawag doon, sinaksak yung isang character. Hindi ko kasi nung narinig ko yun sa Filipino, parang ganun na. Parang pilit na pilit na parang. Oo, lagi okay. Sa Japan, kala mo sumigaw talaga sa sakit. Parang alam mo, may sumaksak talaga nun habang nag-ano siya. So, ano siya, medyo nakadagdag siya sa, ano, mas nakadagdag siya sa, ang tawag doon, yung, sa ano, sa pagdadala nung, ano, ng animation. Oh, nagkaroon ng pag-intensity pa yung, exactly. Yung scene, dahil maganda yung boses. So, yeah. Okay. Oh, masyado na natin na na-bash, good joke. Nag-grill si Liza. Ang sama, ano, dapat sinusupport. I mean, don't get us wrong, ha. We like Liza. Dito lang talaga. Support ako, sa totoo lang, nung when they, yung nag-start yung promotion sa 13, sobrang proud ako kasi kumbaga, first time, like, hindi lang siya yung basta na masasabi mo na animation siya na kasi madami naman na ginawang animation ang na based on Filipino stories or like Filipino, like based on Filipino comics, things like that, pero never kasi ako nakakita ng parang napaka pure na Filipino, like yung culture natin andon. It's so familiar na makikita mo yung Greenbelt. Oh, Greenbelt ba yun? Yung sa Makati, yung sa walkway? Ano episode? Episode 1 pa ka lang napanood ko. Oo nga pala. Yun, basta yun. Makikita mo yung Makati. Ano pa ba yung nakita? Yung Meralco. Dude, nandun yung Meralco. Talaga? Galing. Oh, eto na. Doon na tayo sa animation. Ako, masaya ako sa animation talaga. Kasi para sa akin, sobrang nostalgic. Although, pinakita niya is yung parang current situation ng, or look, or feel ng Manila.
iba pa rin. Kasi parang dating sa akin is yung medyo old school yung dating ng animation. So, kung kunwari, ako nasa ibang bansa ako, tapos napanood ko yung parang, wow, parang galing, parang this is Manila talaga, masasabi ko. Well, oo. Ganun din yung naramdaman ko nung, well, kasi napanood ko siya. Napanood ko siya in Filipino and in English. Eh, kaya nga na sabi ko, hindi ko masyadong na-feel yung intensity nung characters or like nung scenes nung napanood ko siya in English or Filipino. So, nung nag-start ako na mag-watch, so, hindi ko pa talaga ma-appreciate yung animation. Nung sabi ko nga kay Ash, feeling ko, parang ano, kumbaga, kung ang normal na animation is 100 frames per second, parang ang ginamit lang sa ano, sa 13 is like 60 or 70 frames per second. Which is like, sabi ko, parang namang minadali ang dating para sa akin. Pero disclaimer lang po, hindi kami animator. Hindi kami pro. Hindi kami pro. Ano lang namin to, talagang opinion lang namin talaga. Panghusga lang kami talaga. Yes, ayun. Ano nga ba yung sinasabi? Ayun, so, nung napanood ko siya in Japanese, ano, voiceover ba tawag doon? Yeah, oo. Version, Japanese version. Alam mo yung feel na feel ko? nung, yung, ano ba yun? Iba yung, kahit si 13, bigla kong, kasi nung una, sabi ko, ay, ang galing ni Shay Mitchell. Mm-hmm. Napanood ko yung Japanese dude. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang galing talaga. Yung feel of, yung bawat bigkas ni Trece ng salita. Parang, ewan ko, parang may justice. Para sa akin, ha? Mas feel na feel ko talaga siya. So, nung nag-start kaming, mag-isip ni Ash na mag-start nitong thing na to, itong critic na to, itong The Judgmentals. Sabi ko sa kanya, panoorin ko in Japanese just to know the feels. Pinanood ko, alam ko, nasa episode 6 na ako ngayon eh. Seryoso? Dude, ganun ako nadala. Kasi nung napanood ko na in Filipino, ay, una kasi pinanood ko kay Shay Mitchell ng trailer, pinanood ko. Tapos, pinanood ko yung Filipino to give Liza a chance. Whoa! Hiyo-hiyo naman si Liza sa akin, di ba? So, yeah, to give Filipino a chance. So, ayun. Tapos, trinay ko ulit si Shay Mitchell. Okay, nagustuhan ko yung kay Shay Mitchell. Kasi lang, parang hindi ko na-feel yung story. Hindi ako masyadong na-ano sa story. Pero ngayon ito sa Japanese, parang sabi ko, yung mga nakakagulat na scene, sabi ko, siya pala yun. Yung ganun. So, I'm not sure kung bias lang ako sa anime or... Posible. Kasi di ba yung animes medyo, in general, medyo may pagkaganon kasi yung ano nila, yung mga characters, yung kwento. Kaya siguro talagang dalang-dala talaga nila yung so, yung animation itself. Pag mas may experience sila sa ganong action. Kasi syempre, ang Americans, ang ginagamit lang nila madalas is more on like yung sa DreamWorks. Yung mga nakakaiyak na ano, pang telenovela. Bira sila nag-animation ng action. Yung kay Jackie Chan, yun yung sinasabi ko, parang yung animation nung 13 is just like yung Jackie Chan adventure. Actually, diba? Ang laki ng si Nuno, ang mukha niya. Si Nuno, na nasa Imbornal. Gagi na, tawa nga ako, napanood ako. Hindi nire-review. Kasi yun, malaking chocolate ba? Malaking chocolate. Yun nga yung comment. Sabi yung, look na muna, chocolate na yan. Ang laking pala ng chocolate. Ang laki nga talaga, sabi ko, sana may ganun talaga in real life. Yun pala yung gusto, you know? Wawawa naman kasi ako. Kasi tipid nung isa-isa. Wala ko makita kahit honey dito eh. Oo, seryoso kahit sa Filipino store. Ha? Sa
Pilipinas meron yun, honey. Hindi, Filipino store din. Yung bagong hindi masarap. Yun, iba na yung usapan natin. Storyline. Wala tayong karapatan. Natapos? Lalo ako. Episode 1? Storyline? Hindi, pero to be quite honest, hindi ako na parang, okay, ganun na yun. After parang, okay, ito na yun. Unang-una kasi hindi ko rin naman nabasa yung comics itself. So, feeling ko kayo din yung rason. Ba't hindi ko siya binasa kasi hindi ko gusto yung storyline niya. Yeah, parang mahilig kami sa horror. Mahilig kami sa horror. Yeah. Yeah. Talaga rin ako. Yeah. Pero, okay, ewan ko, hindi lang talaga ako, hindi ako na-hook. Sobrang natuwa lang ako nung sa credits na kasi, oh my God, up Dharma down pala. So, hindi ko in-expect talaga yun. Nagulat na lang ako nung, hindi ko in-expect talaga nung biglang nag-credits na. Tapos kumanta bigla si Armin. Sabi ko, oh my God. Hinanap ko agad sa YouTube. Tapos nakalook. Kasi wala ko sa Spotify. Nakalook. Sabi ko, oh, buti na lang pala pinanood ko to. Nalaman ko may bago sila. Alam ko, pinapost ni Armin. Pinost niya. Hindi ko na napansin. Kasi ano din ako eh. Fan din ako. Tapos pinafollow ko siya. Hindi ko in-expect talaga kasi ang daming magagaling na local bands sa so, Pinas, di ba? Tapos nagulat ako, Abnorma daw yung oh my God! One of the best anyways, siya naman yung isa naman sila sa mga pinakamaling. So, yeah. True. Deserve. Exactly. Go Army, I love you. No, okay. Ikaw, anong comment mo sa storyline? Storyline? Para siyang parang siya, hindi ko pa masabi. Kasi parang ang dating sa akin, Voltes 5 na sa storyline. Voltes 5? Voltes 5? Para sa akin na. Pero parang may mga, okay yung mga twist niya. Maganda naman yung pinaka, kaso lang, siguro nakukulangan ako, or maybe, tas, medyo nakukulangan pa ako sa background ng story. Mm-hmm. I think nagugustuhan ng mga tao. Nagugustuhan siya ng mga fans talaga kasi alam nila yung background ng story. Pertaining dun sa mga nakabasa ba ng comics? Oo, yeah. Kasi para sa akin, parang ang kulang nung mga scenes. Dahil na kung unang beses mo siyang papanoorin, feel ko talaga yung pagiging critic ko. Hindi kasi, nung una ko siya napod, parang naguguluhan pa ako. Tapos parang ang dami bigla nilang itinapon na characters. Parang magulo siya. Hindi naman siguro masama yung... Hindi ko pwedeng sabihin na pangit yung pagkaka-introduce ng characters. Kasi baka ganun yun sa comics talaga. I mean, kung isipin mo yung ibang comics, gano'n naman talaga sa comics, di ba? Parang ang dami agad characters sa involved, di ba? Hindi ko alam. Kasi... Wow! Habang ang hiling natin. Ano naman mo yung mga comics ko? Mga Japanese na. kumbaga, well-directed na yung mga comics na gano'n. So, hindi ko talaga sure kung paano ko sasabihin na para sa akin, parang masyadong na flood ng characters. Like yung mga first few episodes niya para sa akin. Tapos parang walang mga background story yung ibang characters. Tapos nagugulat na lang ako na meron silang something about it. Pero I'm not sure kung yun yung intended nila na gawin to introduce a character. Pero siguro hindi lang ako sanay. Siguro. Or ilang episode ba ang season 1? Baka kasi ini-introduce din sila along the way. Baka. Pwede rin. Pero tama nga. Ngayon na sinabi mo yan, parang oo nga.
First episode pa lang parang isang bagsak agad lahat ng characters. Ang dami agad. Parang ang dami kaagad na characters na tinapon. Oh. So, gago, nasa last episode, nasa last episode na ako. Episode. Six. Oh, so 6 episodes lang pala. So, mapapanoorin mo pa lang yung episode 6. Sige, di nakulangan ako. So, nakulangan ka nga talaga kasi tapos mo na pala, technically. Diba? So, nakulangan pala talaga ako. I'm not sure. So, tatry ko na ako. Nakulangan as in parang yung buong season 1 is may kulang talaga or nabitin ka lang? Pwede siguro. Hindi ko sure kung nabitin, kasi hindi ko pa natapos yung episode 6. Pero, parang cool. Ang dami ng characters. Katulad ni Nuno. Bigla na lang. Oo. I mean, oo. Andun siya. Oh. Pero, kumbaga, hindi ko alam. Parang hindi, ano, hindi ganun ka-defined yung pinaka- yung pinaka ano, pinaka worth ni Nuno. I understand kasi daw ano, ang ano kasi nila is parang ikukuwento na ako, 'di ba? May kanya-kanyang tribe yung mga 'yon, yung mga laman lupa and shit. Oh. Late yung ano. Yung mga laman lupa. Can I just say, ang sexy ni ano ni Aswang. And then, oh, pati nung ano, alam mo na, nakita mo na yung dalawang bodyguard type na si Crispin at si Basilio. Okay din sila. Okay yung character nila. Nakakatawa. Okay yung character nila. In fairness, sinabi yung storyline about kay Crispin and Basilio. Pero yung ibang character na biglang significant pala. Parang nakulangan ako. Parang hindi masyado na ikwento yung ano, kung yung bawat kung anong halaga nung bawat tribe sa balanse na kumbaga ng earth. Okay, so that being said, so parang okay nakulangan ka. So in short, medyo na-curious ka din sa kung ano ba talaga yung... Pwede. Oo. That's a good thing din, siguro. Oo. Parang okay din. Okay din nakulangan ako kasi parang gusto ko ngayon magbasa ng comics. Ayan. So, baka kailangan ito. Kasi maganda rin. Pwede. Or baka yun talaga yung nasa comics din talaga. Sila. Kaya mas maganda na. Bustos sila. Nagawa sila ng live, dapat i-push nila naman na ano. Hindi yung kawawa ako dito na. Oh, wow! Oh, wow! Buti na nga lang available sa UK. Kinabahan nga ako. Baka hindi available. Okay, kinabahan ako. Kasi hindi ko siya nakita na trending or like sa ano, sa new releases. Oh. Never ko siya nakita doon. As in, hinanap ko pa siya. Baka hindi ano pumatok din dyan. Well. Pero siguro kung gagawin na ng Japanese na ano na dub tapos English subtitle, they would appreciate it. Sure ako dyan. Oh, I mean, matatapos mo na nga eh. So, pagdabas ng season 2, papanoorin mo? I might, pero baka mas mag-push ako sa comics. At least hindi ka madidisappoint kasi wala kang naririnig, no? Yung boses mo lang yung naririnig mo, ama nagbabasa ka. Hindi, Japanese yung ano. Korewa. Hindi mo pa, wala ka palang karapatan mag-rate. Oo, gano, one episode. Wala mo pala akong karapatan mag-rate. Dapat pala, hindi ito yung ni-rate natin. Hindi pala ito yung krinitik natin. Kasi di pa natin. Rating kasi siya, parang gusto ko lang din sabihin yung sa loobin ko tungkol dun sa isang episode na napanood ko. Wala. Japanese dub, English subtitle. Experience, yes. So, ikaw, ano mo siya i-rate? 10 highest. Unbelievable. Grabe, 10 highest. Gosh. Filipino. Wow.
Naka, ah, okay. Naka super, super ano, okay. Filipino. Okay, English. Parang ayaw mong i-rate yung Filipino eh. Yung Filipino, feeling ko 7. 7 na. Mataas na rin yun ah. Kasi, na ano, okay naman yung arte nung voice ni Liza. Ano lang talaga, yung pagkakonyo. Saka yung iba din. Yung pagkakonyo niya talaga. Kasi parang nabahira ng American. Hindi na talaga. Parang feel si ano, si Trece. Si Trece. Pero yung ibang characters ayos eh, no? Oo, oo, oo. Sa English, ramdam mo yung ano accent nila as Filipino, di ba? Di ba? Narinig mo? Which is, yun, it's kaya kasi, i-re-rate. Feeling ko din kaya ganun kasi may mga Tagalog words sila na sinasabi, di ba? Oo. Diba kasi? Kaya, kaya feeling ko nag-aaral sila talaga mag-Tagalog din or at least i-adapt yung accent ng Tagalog. Kaya baka nadala na nila sa buong ang galing. Pag-adap. So ano, 8.5 yung English. Ay, wow. So, si Liza talaga yung nagpababa. Tapos, si, yung ano, yung Japanese, ano? 12. 9. Oh, 9? 9 low? Hiyaka pa. Hindi, gusto ko kasi 9. Bakit ba? Kasi syempre, nandun pa rin yung sa story. Yung sabi ko na kulangan ako. Sabagay, overall rating pala ito. So, yun. 9. Pero kung ako, hindi ko alam. Siguro panonorin ko lang ito pag wala na akong panood. Yun din. Ganun ako kawalang amor talaga sa, siguro dahil nga episode 1 pa lang, siguro sabihin nila, paano kaya mo kasi lahat? Talaga, wala, hindi, wala. Hindi ako na-capture talaga. Pati dahil naka-earphones ako, tapos talagang seryoso ako nanonood. Wala. Parang, nice. Naman, nung pinanood ko ng Filipino, nung pinilit mo kung panoorin ko. Parang sabi ko, parang hindi ko masyadong bet yung story. Iba talaga nagagawa ng ano, no? Ng magaling na voice acting, no? Kahit hindi ganun kaano yung storyline. Mas pag talagang intense yung pagkaka-dub nila, madadala kayo, no? Dapat talaga, ano, yung makatas sa Filipino. Yung sinasabi namin si Tony G. As in, yung walang accent talaga. Yung pag sinabing Manila, Manila or Maynila. Actually, dapat nga sinabi niya Maynila. Oo nga. Diba? Hindi Manila. Kasi kahit ako kung sasabihin ko yung Manila, may accent talaga yung Manila. Manila. Nga, parang yung sinasabi sa akin, diba? Ano, pag sinabi ko Makati. Makati. Pero pag Tagalog ko, pag sa Tagalog na sentence ko siya gagamitin, oo, sa Makati. Di, pero yung Manila kasi, may accent talaga yun, di ba? Kahit tayo, Manila. Kasi I think yung Manila is English naman. Kasi ang sa atin is Maynila. Pero yung English ata is double L? Or sa Spanish ba ang double L? Hindi ko alam. Or nag-invento lang ako na double L? Alam ko kasi Manila is, hindi, alam ko single lang talaga siya. English yun. French. Ah, French. For French. Manila. Manila. Oh, totoo. Double Manila, L. Manila, diba? O, tas E. So, yun. So, hindi ko alam. Pero oo nga, thinking about it, dapat Maynila talaga yung sinabi niya. Maynila. Oo, yun tayo eh. Ay, diba? Barba. Buta, palitan na natin siya. Galing na ako eh. Ano tayo, experience tayo eh. Ganito kami. Ano, pag nanonood kami ng mga horror films, lakas na kami maka ano. Lakas maka critic. Kala mo galing-galing. Kaya nga eh. So, ayun. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. And, yeah. See you guys on our next video. Panoorin niya Love That Robots. Netflix. This is Danica. Tao lang ng tao eh. And this is Ash. And we are the judgmental. Goodbye.